Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Guido. Taong 1988, Dapitan, Zamboanga del Norte. Nabuhay sa isang payak na baryo itong si Guido. Bagaman salat sa pamumuhay, nare-respeto siya ng kanyang mga kababaryo. Niminsan, wala pang nang argabyado sa kanya sa kabila ng kanyang pamumuhay na panlalako lamang ng dahon ng tabako. Tuwing bumababa si Guido sa baryo, maraming kalalakihan ang sumasalubong sa kanya. Bawat isa sa mga ito, masayang nakikipag-usap na tila bang isang batang nangungulila sa mga magulang nila. Sa katunayan, wala naman talagang espesyal kay Guido. Noon din, hindi naman ganoon ang kanyang estado sa kanilang lugar. Pero nabago lamang ito noong meron siyang nakilalang isang lalaki. Sa tulong ng lalaking yon, nagawang mahawi ni Guido ang kanyang tadhana. Sa totoo lang pinuno, hindi ibinahagi ni Guido ang tungkol sa lalaking kanyang nakilala dahil ayon sa kanya, hindi yun maaari. Basta meron itong ibinigay na bagay sa kanya na kinakatakutan ng karamihan sa mga kakilala niya. Itong mga panahong ito, nasa unang buwan pa lamang ng taon. Si Guido noon, panay naman ang ginagawang paglilibot sa kanyang lupain para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mga tanim. Bale, naghahanda na kasi siya noon, lalo pat malapit na ang araw kung saan medyo madalang na lang ang ulan. Yon ang kanyang pinakahinihintay para maibilad ang mga dahon ng tabako na ginapas niya pa noong nakaraang taon. Habang lumilipas ang araw, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mag-ani ng dahon, magtago, tapos magbilad nito sa oras na malakas ang sikat ng araw. Kung iisipin, wala naman talagang espesyal kay Guido. Sa unang tingin, para lang siyang isang pangkaraniwang tao na kagaya ng karamihan, araw-araw nagtatrabaho. Pero sa usaping espiritwal, doon na dahan-dahang magbabago ang pananaw sa kanya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, nakakuha si Guido ng isang gabay sa lalaking minsan niyang nakilala. Hindi yun pangkaraniwang gabay, gawa ng isa yung mutya na merong sariling kaisipan at pisikal na anyo. Ang nakakatakot lang, mutya yun ang kaliwa. Para mabuhay ito, kinakailangan itong kumain ng kapiranggot na kaluluwa ng isang tao. Oh, nga pala, baka isipin nyo na tuwing kumakain ang nilalang na yon, isang tao kaagad ang namamatay. Hindi ganun yun. Kumbaga, kagaya ng pagkain ng aswang, ganun din ang ginagawa ng mutya ni Guido. Inuunti-unti niya ito hanggang sa hindi maglaon, tuluyan na yung manghina, kalaunay magkakasakit. Dagdag pa niya, isa rin yun sa nagbebenepisyo ng ganoong kakayahan ng kanyang mutya. Sa oras kasi na kumakain ito, nababahagian din siya nito ng lakas ng pangangatawan, kalakip ang magandang kalusugan. Para makakain ng mutya niya nang hindi pinaghihinalaan ng karamihan, ipinadaan ni Guido ang pagkain nito sa pamamagitan ng panggamot sa may karamdamang tao. Dahil sa ginawa niyang yon, hindi lang siya kinatakutan, kundi nirespeto rin ng karamihan. Magmula noong naging manggagamot siya sa kanilang lugar, mabilis siyang nakakakuha ng pera sa kanyang mga tinutulungan. Kung iisipin, panalong panalo na siya sa ganoong trabaho, pero dahil sa nabuburyong siya, patuloy pa rin siyang nagbebenta ng dahon ng tabako. Bagaman ganoon ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay, hindi masasabing walang salapi itong si Guido. Sa pagpasok pa ng sumunod na buwan, mas lalo pang naging maginhawa ang kanyang kalagayan. Yung pamamahay niya, unti-unti na niyang napapalaki buhat sa mga abuloy na ibinibigay ng kanyang pasyente.
Dahil din sa mga milagrong ipinamalas noon ni Gido, naging bantog siyang albularyo sa kanilang lugar. Marami man ang usap-usapan sa kanyang ginagawa, subalit hindi niya yun pinapansin. Upang maiwasan din ang anumang hinala, nagdesisyon siyang huwag makipag-usap sa mga kapwa niya albularyo. Hindi niya yun ginawa para sa kanyang pansariling interes, bagkus ay isinakatuparan niya ito alang-alang sa nais mangyari ng kanyang gabay. Isang hapon, habang naglilibot si Gido sa taniman niya ng mga tabako, meron siyang nasipat na dalawang matanda na naglalakad patungo sa kanyang pamamahay. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya yung sinalubong habang masayang nagwiwika roon ang, "Magandang hapon ho. May kailangan ho ba kayo?" Pagkalahad naman niya sa mga katagang yon, agad naman niya itong inalalayan patungo sa parte ng bakuran ng bahay niya kung saan merong mga silyang nakatirik. Matapos niya yung gawin, umupo sila sa mga silyang pinagigitnaan ng isang malapad na mesa. Habang pinagmamasdan ni Gido ang dalawa, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manahimik. Nasa ugali na kasi niya noon na hindi siya kumikibo hanggat hindi siya ang may kailangan sa mga taong kanyang kaharap. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, narinig naman niya ang isa sa mga ito na biglang umubo habang inilalahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. "Alam mo, Gido, marami nang nababahala sa mga pinaggagawa mo. Sabi ng iilang nakakakilala sa'yo, kaya ganyan kakahusay dahil sumasamba ka sa demonyo. Hindi naman namin yan pinaniniwalaan sapagkat kami ang uri ng mga taong may katwiran. Tatapating kita. Yan ang dahilan kung bakit kami napabisita. Pero huwag kang mag-alala. Wala kaming masamang balak sa'yo. Ang sa amin lang, mapanatili kung ano man ang dapat panatilihin sa lugar na ito. Nga pala, balita ko dati, isa ka lang pangkaraniwang maninindan ng tabako. Pwede mo bang sabihin sa amin kung saan mo napag-aralan ang iyong karga?" Seryosong wika ng matandang yon sa kanya. Nang marinig naman ni Gido ang sinabi nito, napabuntong hininga na lamang siya habang kampante doong sumasagot ng, "Hindi ko na problema kung ano man ang iniisip nila. Kayo, bilang nakakaintinding tao, alam nyo na para sa ikabubuti ang ginagawa ko. Sa halip na pansinin nyo sila, bakit hindi nyo nalang pagtuunan ng pansin ang mga ginagawa ninyo? Sawayin nyo nalang ako sa oras na meron kayong masamang napansin sa ginagawa ko. Konting paalala lang mga kaibigan, ginagawa ko ito para makatulong. Iwasan nyo na sanang paghinalaan pa ako ng kung ano-ano para hindi na tayo magka-problema pa. Maraming salamat sa pagbisita. Makakauwi na kayo." Matapos naman niyang makapag-wika, wala na ngang nagawa ang dalawa kundi umalis sa pamamahay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang pumasok itong si Gido para magpahinga. Habang nakakulong siya sa loob ng kanyang silid, taimtim naman siyang nagbigkas ng dalawang buhay na kataga at kasabay nito ang paglitaw ng isang kulay itim na usok sa kanyang harapan. Sinasabayan niyo ng maliliit na nagniningas na baga kahit wala naman siya doong sinisigaan. Maya-maya pa, doon bumungad sa harapan niya ang isang taong dilim na kawangis niya. Nagliliwanag ang dalawang mata nito at halos wala yung eksaktong wangis dahil umiiba-iba yon ang anyo sa oras na umiihip ang hangin. Pagsilay naman ang nilalang sa kanya, agad naman yung lumapit habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Masarap ang kaluluwa ng dalawang kausap mo kanina. Kung makukuha ko sila,
lalakas ka pa. Gido, sawang-sawa na ako sa mga kaluluwa ng pangkaraniwang tao. Gumawa ka ng paraan para maiba naman ang kinakain ko. Nang marinig naman ni Gido ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot sa nilalang na yun ang, "Wala yung problema. Basta maghintay ka lang. Gagawa ko ng paraan. Tapos na ang pagtatago ko sa pagkatao ng isang manggagamot. Panahon na ngayon para maging isang antingero." Matapos naman niyang makapagwika, napangisi lang naman ang nilalang na yon, habang dahan-dahang naglalaho. Sa pagkawala nito, dali-dali namang lumabas si Gido para ipagpatuloy ang kanyang paglilibot sa taniman ng tabako. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip ukol sa mga bagay-bagay na kinakailangan niyang gawin sa mga susunod na araw. Naniniwala kasi siya, hindi malabong maging isa siyang mamamatay ng albularyo kung pilit naman niyang susundin ang nais mangyari ng nilalang na yon. Wala naman siyang magagawa para tutulan ng nais nito sa kadahilan ng yon ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa araw-araw. Naniniwala rin siya na kung wala ang nilalang na yon, isa lamang siyang hamak na manininda ng tabako na kayang apihin ng kung sino-sino. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang panggagamot ni Gido. Ganun pa rin naman ang ginagawa niya. Matapos itong tulungang mapagaling ng kanyang mutsa, pasimple niya yung kinukuhanan ng kapiraso ng kaluluwa nito na ang katumbas ay kalahating taon ng buhay ng isang tao. Walang sapat na kakayahan ng mga tao na mapansin ang ganoong gawain, lalo pat sa espiritual na aspeto ito, isinasakatuparan. Hindi rin sila makakaramdam ng kahit na anong sakit ni Kirot, maliban na lamang sa panghihina ng katawan matapos silang manakawan ng parte ng kanilang mga kaluluwa. Sa totoo lang pinuno, wala namang problema sa ganoong gawain ni Gido. Ang ikinakatakot niya lang, baka dumating sa puntong mamatay ang mga bata na pabalik-balik sa kanya. Masama lang siyang tao pero hindi siya mamamatay tao. Isang linggo bago sumapit ang susunod na buwan, inihayag ni Gido ang kanyang pagbibitiw bilang isang manggagamot. Mahirap man yun para sa kanya pero alang-alang sa mga pasyente niya, kinakailangan niyang gawin ito. Hindi naman noon tutol ang kanyang mutsa, lalo pat yun din ang gusto nitong mangyari. Sa halos ilang araw niya noong pagtangging manggamot, hindi naglaon, wala nang nagpakonsulta sa kanya. Nakakapanibago man ito pero kinakailangan niyang umusad alang-alang sa sarili niyang interes. Magmula noon, naging abala naman siya sa pag-iipon ng dahon ng tabako upang gamitin ito para malaya siyang makapaglakbay sa ibang lugar na hindi pinaghihinalaan ng kung sino-sino. Sa pagsapit ng gapasan ng mga itinanim niyang tabako, maingat naman niya yung ibinilad sa ilalim ng araw. Bawat isa sa mga ito, maigi niyang binabantayan upang masigurong mabebenta niya yon ng malaki sa bayang kanyang pupuntahan. Aminado rin naman kasi noon si Gido, kailangan niya ang mga dahon ng tabako para matustusan ang kanyang gastusin sa kanyang paglalakbay. Habang ibinibilad niya sa araw ang mga ito, wala naman siyang ibang ginawa kundi magligpit ng gamit. Dalawang araw pa noon ang lumipas, nagsimula na rin siyang umusad patungo sa ibang baryo. Wala naman noong pumigil sa kanya noon o nagtanong, gawa ng nakaladlad sa kangga ng kalabaw ang sako-sakong dahon ng tabako. Paglabas naman noon ni Gido sa kanilang lugar, nakasalubong niya pa ang dalawang lalaking albularyo na kumumpronta sa kanya. Pagsilay naman ng mga ito, napangiti lang naman yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Mag-iingat ka, Gido. Mabuti ang ginawa mo.
magpahangin ka muna sa ibang lugar. Pagbalik mo rito, mag-usap uli tayo. Nang marinig naman ni Guido ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang pilit na ibinabaling sa ibang lugar ang kanyang wisyo. Hindi na rin niya noon nagawa pang makapagsalita, gawa ng paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan ang mutsang kanyang tinatangan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na siya sa kinaroroonan nito, doon pa lamang nag-umpisang magpakita ang kanyang mutsa. Pagsilay naman ito sa kanya, umaapoy naman yun sa galit, gawa ng ang hangad nitong mangyari, magnakaw ng kakarampot na piraso ng kaluluwa ng mga albularyong yon. Siyempre, hindi naman ito basta-bastang magagawa ni Guido, lalo pat ang mga albularyong yon, mulat na ang ikatlong mata. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, hindi na niya mawari kung saang lugar siya napadpad. Inabot din siya ng isa't kalahating araw sa pagbagtas ng daan bago niya tuluyang marating ang bayang nais niyang puntahan. Sa pagpasok naman niya sa lugar na yon, agad naman siyang nagtinda ng mga dala niyang tabako. Maigi rin siyang nagmasid sa paligid sa pagbabaka sakaling makakakita siya roon ng mga albularyo na siya namang pupuno sa nararamdamang matinding gutom ng kanyang gabay. Sa paglipas pa ng mga araw, ipinagsabay ni Guido ang pagbebenta ng tabako at ang pakikipagtunggali sa mga antingerong kanyang nakikita. Isa lamang ang kasunduan niya kapag natatalo niya ang mga ito, at yun ay walang iba kundi ang humipo sa dibdib ng mga taong yon. Lubos naman itong pinauunlaka ng mga antingero, gawa ng wala silang kaide-ideya kung para saan ito. Ang buong akala nga nila, bading itong si Guido. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na ang simple nitong paghawak ay ang nagsisilbi nitong susi para makakuha ng piraso ng kaluluwa o laman. Dalawang buwan pa ang lumipas, napakalakas na niya. Yung kanyang mutsa, hindi na rin basta-bastang humihingi ng pagkain dahil araw-araw may ibinibigay naman siya. Ayon kay Guido na sa pagkakataong yon, pakiramdam niya wala nang hihigit pa sa kanya pagdating sa mga lihim na karunungan. Hindi na rin siya natatakot kung kani-kanino, lalo pat kampante naman siya na matatalo niya ang mga ito. Dagdag pa ni Guido na parang nauudyo ka na rin siya ng kanyang mutsa sa kadahilan ng kapag nakakakain ito ng kaluluwa, ora mismo meron siyang parte. Dahil sa ganoong gawain ni Guido, unti-unti na rin siyang nakilala sa lugar na yon. Akala niya, magiging mabango siya sa mga katulad niyang nasa kaliwa, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron na pala sa kanyang nagagalit na angka ng mga aswang buhat sa naiistorbo niya ang pananahimik nito. Isang hapon, habang naglilibot si Guido sa lugar na yon, may napansin siyang iilang mga binatilyo na nakabuntot. Dahil dito, dali-dali namang binagtas ni Guido ang daan papalabas ng lugar hanggang sa marating na niya ang parte nito kung saan ilang bahay na lamang ang nakatayo. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinarap ang mga nilalang na yon, sabay wika rito nang, "Kung may kailangan kayo, sabihin niyo na. Ayokong may nagsasayang ng oras ko." Nang marinig naman yon ng mga binatilyo, nakatitig lang naman ito, hindi umiimik. Sa pagkakatanda noon ni Guido, nasa 7 katao ang bumubuntot sa kanya noon. Gayunpaman, hindi siya gaanong nababahala, gawa ng nasisiguro niya, kayang-kaya niya yung pagsabay-sabayin. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa isang binatilyong pinakamatanda sa mga ito, agad naman niya yung sinenyasan para kausapin. Noong una, hindi pa yun sumusunod pero hindi naglaon, napilitan na rin ito. Paglapit naman ito sa kanya,
Pabulong naman yung sumagot ng, inaanyayahan kayo ni Supremo sa aming pugad. Malaking kaguluhan na ang ginagawa mo rito. Panahon na, para patunayan mong sarili mo sa isang duelo. Naamoy ng kapwa-demonyo ang isa pang demonyo. Huwag kang magtago sa pagiging antingero. Kahit anong gawin mo, alam namin ang pakay mo. Sa totoo lang, wala namang problema sa ginagawa mo, pero ang hindi mo iniisip, pati kami nadadamay. Hindi mo ba alam, nakarating na sa puno ng mga albularyo sa Sirawai ang ulat na ito? Hindi namin hayaang may mangyaring masama sa aming angkan. Kasabay ng pagwika ng binata ay ang pagturo naman ito sa isang liblib na lugar na nasa bandang hangganan na ng bayan. Dagdag pa nito na, kung hindi siya roon pupunta noong mismong gabi, magtutulong-tulong yon para hanapin at dakpin siya. Mariin din itong inilahad, huwag niyang ipagsasawalang bahala ang mga abiso nito sa kadahilan ng hindi maliit na angkan ng kanyang binabangga. Nang marinig naman ni Guido ang sinabi ng nilalang na yon, napangiti lang naman siya habang tumatango. Maya-maya pa, umalis na rin ang mga ito, kaya namay ang ginawa niya, bumalik na rin sa tahanan niya. Sa pagsapit ng gabi, habang nagliligpit ng gamit itong si Guido, bahagya naman siyang natigilan matapos magparamdam ng kanyang mutsa. Paglitaw nito sa kanyang harapan, mariin naman itong inilahad sa kanya na huwag niyang tatalikuran ang duwelong yon. Dagdag pa nito na, nagnanais din itong makatikim ng kaluluwa ng mga gabunan, kaya sa ayaw at sa gusto niya, makikipaglaban siya. Matapos naman yung marinig ni Guido, ngumisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo. Kilala mo ako, hindi akong uri ng taong umaatras sa kahit na anong duwelo. Nang marinig naman yon ang nilalang, agad naman yung naglaho dahil sapat na ang mga nalaman nito. Sa paglalimpa ng gabi, nagmamadali namang tumungo si Guido sa pugad ng mga aswang kung saan doon niya nasilayan ang isang baryong purong lahi lamang nito ang naninirahan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto kung bakit hangad ng Supremo ng mga aswang na patigilin siya sa kanyang ginagawa. Napag-isip-isip niya kasi na sa ganoong karaming nilalang, hindi yun basta-bastang makakalipat ng ibang lugar. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay naman ng mga aswang sa kanya, agad naman yung gumawa ng daan patungo sa pinakagitnang bahagi ng kanilang lugar. Dahil dito, kampante namang binagtas ni Guido ang daan hanggang sa hindi naglaon, doon na niya nakita ang isang lalaking parang nasa 30 anyos pa lamang. Bagaman hindi yon gaanong kalakihan, hindi naman niya maipagkakaila ang laki ng mga bisig nito at ang mga pilat nitong animoy bakas ng mga nakaraan nitong laban. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan ng nilalang na yon, napaupo lang naman ito, naghihintay sa sasabihin niya. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Guido ang kanyang mga nasisilayan, agad naman niya yung inalok ng isang duelo. Nang marinig naman ng Supremo ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumayo habang inilalahad sa kanya ang pagiging hambog ng mutsa niya. Dagdag pa nito na, ang kawalan nila ng pagkatalo ang nagpahamak sa kanila. Matapos namang mailahad ng Supremo ang mga bagay na yon, laking gulat na lamang ni Guido nang bigla nitong hugutin ang gulugod nitong nakabaon sa kanyang mismong likod. Walang sabi-sabi, mabilis naman siya nitong pinaghahampas ng bagay na yon na siyang naging sanhi upang mag-umpisa na ang kanilang duelo. Pagsilay naman ni Guido sa ginawa nito, agad naman siyang nag-usal habang hinuhugot ang kanyang punyal na naroon sa kanyang likod. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatiling pag-ilag lamang ang kanyang ginagawa.
Nang magkaroon na siya ng pagkakataong lumapit dito, bigla naman siyang natigilan matapos niyang masipat ang gabunan na mabilis na lumundag patungo sa kanyang kinatatayuan. Sa sobrang bilis nito, hindi na niya nagawa pang makaiwas, kaya na may pagbagsak nila noon sa lupa, paulit-ulit niya yung inundaya ng saksak, subalit laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang hindi man lang tinatablan ang gabunan. Maya-maya pa, bigla naman itong hinawakan ng kanyang pagmumuka na siyang naging sanhi upang maramdaman niya na parang hinuhugot nito ang anyo ng kanyang mutsa. Pinilit niya pa yung labanan pero hindi naglaon, nagtagumpay ang nilalang na nakawin ang mutsang yon. Sa kanyang harapan mismo, kitang-kita niya kung papaano yon lamunin ng Supremo. Matapos ang pangyayari, nakaramdam naman ng matinding panghihina itong si Gido. Nang akmang mawawala na siya ng malay, rinig na rinig naman niya ang sinabi ng nilalang na yon sa kanya na, "Kalahati ng kaluluwa ko, ang mutsang inakala mo. Yung lalaking nagbigay nito sa'yo, kakambal ko. Ilang buwan na kitang pinasusubaybayan, Gido. Sa wakas nakuha na rin kita. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Gagawin kong miserable ang buhay mo sa mundong ito. Mas masaklap na kaparusahan kumpara sa kamatayan." Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-ihip nito ng 10 kataga sa kanyang noo. Paglapat naman ng mga katagang yon sa kanyang balat, agad naman siyang nawala ng wisyo. Alam niyo ang nangyari pagkatapos nun? Tuloy-tuloy na kamalasan ang naranasan ni Gido. Sa sobrang hirap niya, maswerte nang makakain siya ng 2 beses sa isang araw. Kahit anong gawin niyang pagsusumikap, hindi siya umuusad. Yung tipong kahit anong gawin niyang trabaho, malas talaga siya. Kung hindi siya nananakawan sa kanyang sweldo, nawawala na parang bula ang mga salapi niyang itinago. Dahil sa pangyayaring yon, sumagi na sa kanyang isipan ang magpakamatay, pero awa naman ng Diyos, hindi niya yun tinuloy. Pagtungtong ng taong 2010, bigla na lamang nawala ang sumpa sa kanya matapos naman siyang magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo, Pinuno, lahat ng kasalanan noon ni Gido, ilang taon niyang pinagsisihan. Masasabi kong siya ang taong bagaman malaya, nakakulong naman ang kanyang kaluluwa sa nakaraan. At ang dahilan ng lahat ng bagay na yon ay yung minsan niyang tinangan ng mutsa na kumakain ng laman ng tao. Okay, opinyon ko sa kwento. Anong taon na tapos? Ano yung sinabi niyang taon na nagbago yung buhay niya? 2010. So ibig sabihin medyo bago-bago pa tong kwento na to, no? Kasi parang isang dekada pa lang yung nakakalipas eh. Isang dekada, 3 taon. So ang tanong ngayon, buhay pa kaya to si Gido? Pero ang galing, no? Sinumpa siya nung gabunan, which is yung, yun nga, yung nagmamay-ari ng kalahati ng mutsa na tinatangan niya. Kasi kaluluwa yun nung gabunan eh. So pinagtataka ko, bakit kaya nandun sa kapatid ng gabunan yun tapos binigay kay Gido? Ano kaya ang trip nun? Diba? Yun lang yung medyo parang napaisip ako ng konti. Pero sobrang nakakatakot nung naging karanasan ni Gido. Pero ang galing lang. Nasira yung curse na yon nung nagkaroon siya ng asawa. Parang binigyan siya ng 2 pagkakataon ng Diyos. Na sa tingin ko eh napakaganda. Sana naman ang hiling ko ngayon eh kung sakaling buhay pa man to si Gido, eh nasa mabuti siyang kalagayan tsaka yung pamilya niya na naiiraos niya yung pangangailangan sa araw-araw. Diba? Kasi aminin man natin o hindi, marami talagang kasalanan si Gido. Kasi yun na yun eh, parang sumamba na rin siya sa demonyo para lumakas siya o magkaroon ng yaman. Pero ending, kinarma siya. Pero isipin niyo ilang dekada yun dinala ni Gido. Siguro naman okay na yun, di ba? Nakabawi naman na siya siguro sa mga kasalanang ginawa niya.
kung wala siyang napatay. Pero kung may napatay siya, eh ibang usapan na yon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.